Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na ito mga kapiston, pag-usapan natin yung talsik ng langis sa mismong dipstick. Normal ba ito o may problema ang makina? Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Kapag pinacheck natin sa mekaniko yung ganitong concern mga kapiston na tumatalsik yung langis sa mismong dipstick, yung ibang mekaniko, sinasabi nila na may problema yung loob ng makina. Blow by yung loob ng makina. Kaya kailangan mo daw pabuksan yung makina. Napakamahal mga kapiston ng pagpa-overhaul ng makina o pagpabukas ng makina. Gagastos ka dyan ng mababa na yung 15,000. Pero, ipapaliwanag ko sa inyo mga kapiston kung talaga bang may problema yung talsik ng langis sa mismong dipstick. Kung mapapansin mo mga kapiston, ito yung pinaka-piston. Ito yung pinaka-crankshaft. Itong part na ito, ito yung oil pan. Ito yung pinaka-storage ng langis. Kapag nagpapa-change oil tayo, tapos nagsasalin tayo ng bagong langis, dito na pupunta yung bagong langis. Ito yung pinaka-storage ng langis. Ngayon, makikita mo dito sa side na ito, ito yung oil pump. Yan yung bumubomba ng langis para mag-circulate yung langis sa mga oil passage ng dito sa makina. Sa bandang taas, yung mga oil passage niya, pumupunta yung langis para mag-lubrication. Mga kapiston, kapag naiipon dito sa crankcase yung pinaka-pressure, naghahanap yun ng malalabasan. Dahil konektado yung dipstick dito sa oil pan, nakatusok yung dipstick dito sa malapit sa oil pan, yung ibang pressure dun lumalabas sa dipstick. Ngayon, dahil nga andito yung oil, pinaka-oil storage, yung pressure nasasamahan ng langis. Kaya mapapansin mo, tumatalsik yung langis dun sa pinaka-dipstick kasi yung langis sumasama dun sa pressure kapag pumupunta sa pinaka-dipstick. Ngayon, pag-usapan natin kung normal ba yun sa ating makina, yung talsik ng langis sa pinaka-dipstick. Kapag sinunog ang air at fuel mixture dito sa combustion chamber, nagkakaroon doon ng pagsabog. Nagkakaroon ng power. Ngayon, nagkakaroon din doon ng usok, kaya nga pumupunta yung usok sa tambutso. Ngayon, meron namang konting napupunta dito sa gilid ng piston. Pero hindi pa yung totally blow-by kasi, di ba yung nakaraang video ko, pag sinabing blow-by, mas maraming usok na pumupunta dito sa gilid ng piston. Ngayon, kapag blow-by, mararamdaman mo sa makina na palyado ang makina, mahina ang hatak, tsaka malakas yung usok dun sa mismong oil cup. Pero itong konting usok-usok na pumupunta dito sa gilid ng piston, yan ay normal, hindi naman totally blow-by yun. Normal lang yun, may pumupunta dito konting usok. At naiipon yun dito sa crankcase, dito sa mismong crankshaft. Naiipon yun. Ngayon, dun papasok ang PCB valve para kunin yung pressure na yun, yung hangin na naiipon dito. Pupunta yun sa PCB valve para ibalik ulit sa combustion chamber. Ngayon mga kapiston, kapag tumataas yung pressure dito, gusto nun lumabas. Kaya pupunta yun sa mismong dipstick, dun sa dipstick. Kasi yung dipstick, andito yung nakatusok yun sa mismong oil pan. Ngayon, dun yung usok lalabas dun sa dipstick kasi gusto nung kumuwala kasi tumataas yung pressure. Ngayon, hindi pa talaga siya totally problema. Hindi pa siya problema sa ating sasakyan. Kumbaga, naiipon lang yung pressure sa loob ng crankcase. Kaya ang maganda mong gawin kaysa magpa-overhaul ka ng makina kasi napakalaki ng gastos, palitan mo na lang yung PCB valve mo ng bago. Magpalit ka na lang ng PCB valve kaysa magpa-overhaul ka ng napakamahal. Kasi bawat sabihin mo sa ibang mekaniko, laging sasabihin nila, may problema yung loob ng makina. Siyempre, kailangan nila ng pera. Hindi naman lahat na mekaniko, pero ganun yung ginagawa ng ibang mekaniko. Kumbaga, hindi sila tapat sa kanilang customer. Pero ito, ngayon, alam nyo na mga kapiston na kapag may talsik sa loob ng kapag may talsik sa
dipstick, hindi pa talaga siya totally problema. Naiipon lang yung pressure dito sa crankcase dito. Kaya gusto lang kumawala yung hangin. Kaya kung ako sa inyo, palitan nyo na lang yung dipstick para, yung PCB bulb para mas maganda yung higop ng hangin papuntang PCB bulb para mabawasan yung pressure dito sa mismong crankcase. So, yun mga kapiston, kaya pag sinabi ng mekaniko na may problema na yung makina kapag ganun, tumatalsik yung langis sa mismong dipstick, hindi pa yun problema. Kasi, mga kapiston, kapag may problema, kapag blow by ang makina, laging palyado ang makina. Palyado ang makina, walang hatak ang makina, tsaka malakas yung usok sa mismong oil cap. Doon tayo nagbabase, hindi sa mismong talsik ng langis sa dipstick o kaya talsik ng langis doon sa mismong oil cap. Hindi natin pinagbabasehan yung mga kapiston. Laging palyado, kapag may problema ang makina, lagi mo yung mararamdaman. Para din yung tao, mga kapiston. Kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, may problema. Pero kung wala ka naman na mararamdaman sa makina, maganda yung takbo, malakas yung hatak, wala namang pagbabawas ng langis, wag mong isipin kasi magagastusan ka lang. Malaking perang mawawala sa iyo para nagsusunog ka lang ng pera. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kalaman tungkol sa iyong sasakyan.